Hello guys, mga kababayan, kabayan. Hello, this is Jerry. Kumusta kayo? Sana hope na okay kayo, walang problema sa pagkakataong ito. So mapapansin nyo, magdi-DIY na naman tayo. As electrician, syempre alam na natin itong gawin. Meron kasing magpapakabit sa akin ito, magpapa-install dun sa poste sa labas. Naalala ko yung meron tayong viewers noon na meron kasi akong nagawa na nito guys na kinabit ko dun sa labas. So syempre yung video natin nung time na yun medyo may technical problem. Nag-explain ako kung bakit. Kasi tinanong niya kung bakit daw yung hose kong ginamit ay iisa lang diretso dun sa power source at saka dun sa service entrance. In-explain ko dun na kasi may mga lugar na gipit yung mga lalagyan, yung kakabitan. Masikip na halos meron dun dikit-dikit na yung mga ganito. Ginawa ko na lang isa. Palibasa malaki naman yung hose. So, yung wire maluwag naman siya. At wala naman problema dun. Ang masama lang ay kung yung wire ay may leak yung kuryente. So, walang problema dun. Ngayon, mapapakita natin yung tamang pagkakabit ng circuit breaker na ito. No? NEMA 3R breaker enclosure. Ngayon, uunahin natin na ikabit ito. Kung paano natin gagawin. So, para ito yung idea dun sa mga beginner, alam natin yan, yung mga viewers natin, may mga nanonood na mga master electrician, ano? So, kayo na po ang bahala dun sa iba na nagtatanong. Ito ay idea lang para dun sa mga beginner nating mga manonood. Ito ay tinatawag na bolt-on dahil i-bolt mo siya. Okay, panoorin nyo guys. Luwagan natin ito. Okay, angat natin ng tamang-tamang papasok yung number 10 na wire, no? Mag-i-splice pa naman tayo. So guys, tatandaan nyo lagi ito. Ideal lang doon sa mga beginner, no? Ito on siya. Ito off siya. Ito yung pinaka line 1 niya. Yung consider as positive. Ito yung sa negative ako, no? Ito yun siya. Laging nasa kanan. Pinasok mo, nasa harap mo, kaliwa. Okay, may marking naman. Hindi naman kayo magliligaw. Tandaan nyo, titingnan nyo lagi may marking. No? May nakalagay na. Line 1. Okay, ito pala 30 ampere guys. Kasi yung kakabitan naman natin ay maliit lang na bahay. So, sapat na yung 30 ampere. Meron naman nagkakabit ng 60 sa outdoor dito sa panel board na ito. NEMA 3R. Depende sa pangailangan ng bahay. Minsan kailangan ng maraming branches. No? Minsan maraming mga ilaw, outlet. So, yun, depende. So, ito ay tama lang doon sa bahay nating kakabitan. Kasi mayroon pa rin doon na sa bahay nila, maglalagay pa rin tayo nito. Makikita nyo ito, papanood natin ito sa mga viewers. Okay? Gamitin natin yung number 10 wire. So guys, idea lang, no? Para hindi tayo maligaw. Kasi pag pinasok na natin ito doon sa ating flexi hose, para matiyak natin yung linya natin ikakabit dito. Kung magsasakto. Idea lang ito, pwede tayo maglagay ng parang as coding lang, ano? Ayan, kunwari lang. Ayan. Halimbawa, itong linya na to ay para dito. Pwede nyo itong lagyan ng tanda. Ayan, ito siya. Ayan. Ideal lang ito, guys, para at least. Kasi sa mga sanay ng mga electrician, halos alam natin na master na nila to. Ito, pero basic naman to guys. Tinuro naman yan. Ayan. So, ngayon, ano, kahit putulin natin ito, walang problema. Ayan, puputulin natin, then kakabit natin doon. Ito, i-consider natin na sa line 1. Okay. Okay, baluktutin natin ng konti, guys. Ayan. Para at least kumagat. Tapos pasok natin. Ayan. Ayan. Kaya siya bolt on. Hindi kagaya ng plug in. Ayan. Siguraduhin nyo lang na laging. Siguraduhin mahigpit ano.
Sunod naman natin yung supply. Same process, ganoon din ang gagawin natin. Tanda lang yan. Dalawang ikot lang, solve na yan. Siguraduhin nyo lang na magtatapat yung itong nilagay natin na marking dito sa nilagay natin dito. Yan. Yung mga susunod pa itong kakabitan, guys. Siguro mga dalawa pa yung makakabitan natin ng ganito. Kasi mga luma ng mga ano nila eh. Yung mga sinauna pang safety box. Eh, magpapapalit na sila. Maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa akin channel. Mga tumutulong sa akin dyan, alam nyo na po yan. Sa mga viewers ko, so maraming salamat sa inyong suporta. Okay. Tapos na to. Ngayon, kakabit natin dito. Ito pala ay ito yung straight connector. Ano? Yung pinaka nag-guide dito. Kakabit natin dito. Ito yung tingnan natin yung ating America Circuit Breaker Enclosure NEMA 3R Weatherproof. Dali natin to. Yan na siya. Galisin muna natin to. Yun, sa wakas. Pasok na natin to. Straight connector. Natin muna. Suksok natin yan. Yan. Isang isa. Actually guys, pwede naman tayong doon na lang magkabit dito doon sa poste, doon sa labas. Eh kaso, eh gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano magkabit. Pwede na dito kasi ikabit. Pwede nang i-assemble at para doon, ano pa tayo ng malaking oras, no? Para konting kabit na lang. Kakabit na lang natin sa power source at saka sa entrance, service entrance. Yun. Yun. Ayan siya guys, oh. Iangatin mo lang. Ito yung siya, spring type siya, guys. Na clip. Pag inangat to, may sasalpak na natin to. Ayan. Nakakagat na siya. Kasi yung panel board natin na to, na NEMA 3R na to, na circuit breaker enclosure, ito yung design niya. Ayan. Okay. Pwesto na siya. So guys, paalala lang ano, dun sa mga beginner, pag magta-tap na kayo dito, parang pag magta-tap na kayo,
Lagi nyo lang itong isasara. Yan, naka-off siya. Tapos kung tapos na, bago nyo iangat. Okay, magdito na tayo sa Moldplex or Flexihose. Ayan. Tinawag siya na Moldplex or Flexihose. Ayan, dahil sa flexibility niya. So, pasok natin. Basta tumunog na na gano'n, no? Masikip na yun. Tagat na yun, guys. Ayun, ho. Ayan. So, ito, guys. Ayun na siya, ho. Ayan. So, ganyan lang muna natin para hindi matanggal. Abangan nyo ito, guys. Ikakabit ko doon. Samantala, habang hindi pa natin i-install doon sa poste, kabit mo na ito. Ayan. Tapos ito, guys. Sakpan natin. Ayun, kaya ito may sadyang ganito, guys, para sa lock. Pwede kayo maglagay ng lock dito para secure siya. Hindi siya mabuksan ng kung sino man na gustong. Alam niyo naman, may mga mahihilig mag pa-jumping-jumping. Ingat! Bawal yan sa policy at sa batas ng elektrisidad. So, ito, guys. Ito na, tapos na. Ito, ikakabit natin ito sa power source. Ito na yun sa service entrance o yung sa supply papunta sa bahay. Salamat! Abangan nyo yung susunod nito, yung part 2 nito na i-install ko siya doon sa poste. Abangan nyo po. Susunod ko kagad yun, guys. Thank you! Peace!